Hello mga kaukay! Welcome sa aking channel. Today, pag-uusapan natin kung paano magpresyo ng bawat piraso sa mga bultong binubuksan nyo. Most requested itong topic na ito kasi may nagme-message sa akin sa Facebook page ko. Meron din dito sa YouTube. I am so thankful na meron po sa inyong nanonood sa video ko. Kahit papano, nakakatulong ako. By the way, if bago ka pa lang dito sa channel ko, I am Marjorie Maguad, an online seller for almost 4 years now sa Ukay for Kids. So, tapos na tayong talakayin yung code and brands, paano magsimula. If hindi mo pa napanood yung video na ito, tingnan mo na lang po sa aking mga videos. Madami po akong na-upload tungkol po dito. Disclaimer lamang po sa gagawin kong video, ibabahagi ko sa inyo ay tungkol po ito sa pagpipresyo based on my experience. Based lang po talaga sa experience ko and yung iba't ibang seller na katulad ko, may kanya-kanya din po kaming pamamaraan and yung pamamaraan ko ay ito po yung ibabahagi ko sa inyo and it's up to you kung susundin nyo ito or not. At least, naibahagi ko sa inyo kung paano at ano. Okay, magsisimula na tayo. Tayo na. Gagawin kong example is yung binili kong bulto. Example lang po ito sa bultong binili ko. Tips ko lang talaga sa inyo, pag nagbubukas talaga kayo ng bulto, need talaga ninyo i-segregate those pang-online, pambahay at saka yung sinakos. Yung sinakos, yan yung hindi mo na talaga siya maibibenta online. Yung sinakos, ito yung mahimulmul, may mga dirts na parang hindi na matatanggal or matanggal man siya pero hindi mo na kayang labhan. May mga kunting butas. Yung ginagawa ko palagi mga kaukay, sinusort ko yung mga t-shirt from infant. Kasi palagi kong binibili. 0 to 12 years old yan. Pag 0 to 12 years old, mix na siya from infant up to 12 years old. Sinusort ko siya. Habang nagbubukas ako, hindi ko pa siya napapakita sa inyo kung paano ako nagbukas. Sa next video ko, ipapakita ko sa inyo kung on how I open the bale. Sinusort ko yung puro lahat. Onesies, frag suits, shorts, dress, at saka yung mga long sleeve. At siniseparate ko na agad yung pang girl at saka pang boy. Para hindi ka mahirapan mga kaukay. So ayun, naseparate ko na. Bibilangin ko na siya now. Need mo talaga siyang isusulat. Ginagawa ko sa cellphone na lang ako naglalagay ng aking binilang. Nilalagay ko sa Google Sheets. Kaya ayun, nung tapos na ako, nilagay ko lahat. Papakita ko sa inyo ha, ito. Papakita ko sa inyo. Sample lang ito. Ito. Infant girls. Ayan. Papakita ko sa inyo. So, ganyan ang ginagawa ko. Iniiba-iba ko ang infant girls, infant boys, toddler boys, toddler girls. Iniiba-iba ko. Dress, t-shirts, and shorts. Sin walang masasayang, kailangan bilangin mo lahat. So, dapat matyaga ka dito, mga kaukay. After nun, to-total ko lahat ang aking nagastos. Magkano ba ang bili ko sa bulto? Example, bumili akong bulto worth 12,500. Example lang yan ha. Iba-iba naman kasi ang price ng kada bulto. Pero mostly ng mga binibili ko, 12,500 pataas. 12,500 yung mismong bulto. Eh, malayo yung supplier ko. So, nag-shipping fee siya ng 250. Inadd ko. 12,500 plus 250. So, magiging 12,750 yung buong puhunan ko sa bulto lang. Tapos, kukunin pa namin dun sa terminal. Nasa 3 to 5 kilometers. So, mag-a-add ako ng panggas. So, half liter nasa lagay natin 30 pesos sa 12,750 plus 30 pesos
nagiging 12,780 lahat yung puhunan ko doon sa butong yun. Yun na, dinala na namin sa bahay. Nagbukas na ako, and then 450 pieces. 45 kilograms yun. 12,780 lahat yung puhunan ko. Di-divide ko siya sa 450 pieces na nabuksan ko. Diyan mo makikita kung magkano nga talaga ang presyo mo. Eh, nagiging 28.40 ang puhunan ko sa kada damit. Yan ang pinaka-minimum mo na presyo sa bawat damit. Pero sa Sinakos, paano yan kaukay? Ang benta ko, 10 pesos lang each. Kaya nga naging 10 pesos siya kasi hahataki naman siya sa presyo ko sa aking retail. Example, meron akong Sinakos na 100 pieces yan eh. So, yung 450 mo, magiging 350 na lang. So, yung Sinakos ko, naging 100 pieces, bibenta ko siya ng 100 pieces for 1,000. Ang bilis nun, ang daming bumibili nun sa page ko. So, next, ang tanong, paano presyohan isa-isa yung mga damit? May isa lang akong gustong sabihin sa inyo. In-apply ko to since nung nag-start ako at hanggang ngayon ay ina-apply ko pa rin. Magpresyo ka sa damit na binibenta mo, ilagay mo sa sarili mo kung ikaw ang bibili niyan. Para sa'yo, magkano ang gusto mong presyo sa damit kung ikaw ang bibili niyan? Yan ang number one rule or basic rule na tinatandaan ko. Ayun, nakita mo, 28 pesos yung puhunan ng kada isa, di ba? Di lahat kasi maganda eh. Yun lang naman ang basic rule na dapat ilagay mo yung self mo na parang ikaw yung mamimili. Kung ikaw yung mamimili, magkano ang presyo na gusto mo sa ganitong damit? So, ang price nakadepende sa kondisyon. On my experience, mga kaukay, pag excellent condition siya, yung walang mahimulmol, pero hindi naman siya ganun na parang bago, pinipresyo ko talaga is 80 pesos. Sa 1C, pwede mo na siyang presyohan ng 60 pesos. Sa frog suits, 60 to 80. Pero pag very good used condition, is yung may kunting himulmul siya, pero pwede naman siya panlakad, hindi sa mga maaarte, pwede na sa mga yung parang okay lang, casual lang, presyohan mo ng 50 to 60 pesos. Pero pag good used condition na, yung pambahay lang talaga, yun, pwede siyang mag 3 for 100. Alam nyo kasi mga kaukay, ang makapagbigay sa atin ng medyo maginhawang kita is yung shorts at saka dress. Demand ng dress at saka shorts, as in madami talaga. Nakikipag-unahan pa nga yung iba. So pag marami kang shorts, mapepresyohan mo siya ng 100 to 150. Sa akin, yung 150, pinakamaganda na yun, malike nyo na yun. Pero pag brand nyo talaga, yun, pwede siyang 180, depende sa brand. Guys, basta laging yung tatandaan, pag nagpepresyo po kayo, dapat worth the price po talaga. Kasi, dyan mo malalaman if tama yung pagpresyo mo kung meron ka ng repeat buyer. So, ako, by God's grace, since 2017, meron akong mga repeat buyers na madami. And meron din namang nakaisang beses lang kasi iba-iba talaga ang expectation ng bawat buyer. It's up for us to maintain that quality na binibigay natin sa ating customers. So, I hope it helps, guys. Kung meron pa kayong katanungan, i-comment nyo lang sa baba. Basta lagi nyong tandaan, pag ikaw yung bibili ng item na yan, magkano ba ang presyo na gusto mong bilhin? So, dapat ikaw, hindi kayong barat, ha? Kasi pag barat ka, siguro mga presyo, 20 pesos lang, yung ganon. Pero hindi pwede yan kasi ang mahal ng puhunan ng bawat bulto. So, thank you so much for watching, guys. And introduce ko nga pala sa inyo itong aking gwapong asawa. Good morning.
Ayan. So, katuwaan ko sa buhay since nagsimula kami sa Ukay-Ukay. Isang hi naman dyan. Hello. Okay. So, thank you so much and God bless.